So, nandito na tayo sa panibago nating lesson, which is the last lesson for grade 7, ngayon fourth grading, which is all about the eclipse, no? Suddenly eclipse, alam ko familiar na kayo pagdating dyan at marami kayong mga nababasa mga articles at saka mga articles, pati na rin sa Facebook, no? Na may mga nag-exist na mga solar or lunar eclipse. Alam ko yung iba sa inyo may prior knowledge na towards to that thing. And then, suddenly, what about eclipse? No? Ano nga ba meaning ng eclipse? No? So, it is the partial or complete blocking from view of one object by another. So, it is formed when the shadow of the earth falls onto the moon or shadow of the moon falls onto the earth. No? So, what about solar eclipse? No? So, solar eclipse occurs when the moon passes directly between moon casting a shadow on earth and blocking our view of the sun, no? So ganyan po yung solar eclipse, ganyan po siya, or sun, earth, and then hindi, sun, moon, and then earth, no? Or SME, or kung baliktarin, gusto niyo baliktarin EMS, no? So ganyan po yung nangyayari tuwing solar eclipse, no? And then suddenly they advise, no, na gumamit tayo ng mismong glass shade na yun nga para protective eyeglasses, no, kasi delikado talaga yung pag iyan ay tinignan talaga natin through our visible or through our naked eye, no. What about lunar eclipse, no? Kapag sinabi nating lunar eclipse, no, it occurs when the moon moves through earth shadows at full moon. So ganito po yung phenomena na nangyayari during lunar eclipse, no? Just like ayan, sun, earth, at saka moon, no? So ganyan po yung nangyayari. And then suddenly, palatandaan dyan, SEM or MES, no? So ganyan po yung nangyayari during lunar eclipse. So, magkaroon tayo ng final na to, ah. Magkaroon tayo ng comparison between umbra at saka penumbra, no? No. Kapag sinabi nating umbra, no, it is the light source is completely blocked by the body, no? Nakikita naman natin, no, black na black talaga. And then yung penumbra, it is the portion of light or source it's blocked by the object. So ganyan nga po, no. Then suddenly meron nga tayong mga nakilalang isang performing group na tinatawag natin na El Gama Penumbra, di ba? Nakita natin yung application ng mga ganito dahil sa performance na nakikita nila. And then, may mga videos sila, and then, punta nyo na lang, no? I hope na may enjoy nyo rin yun. Alam ko naman yung iba sa inyo familiar na kayo sa performing group na El Gama Penumbra, di ba? And then, suddenly, dito na po nagtatapos yung ating lesson for grade 7, no? Tapos na po. Yun na po yun, no? And then, I hope you enjoy it sa lahat ng patuloy pa rin sumusubaybay kahit konti lang kayo, okay lang yun, no? And then, wala na rin ako ibang masabi, no? So, pupunta na tayo sa panibago nating journey, no? Sa next lesson natin is pang grade 8 naman, no? So, sa pang grade 8 naman, no? Balik tayo sa first grading, and then sa first grading, we must need to focus again sa physics. Masyado siya. Kung ano yung nadaanan natin or nadatnan nating concept ng physics nung grade 7 tayo, no, basic pa lang yun, ika nga nila. No? Basic pa lang yun. So pagdating nyo ng grade 8, medyo pinakomplikad lang siya ng konti or mas nag-level up lang siya ng konti. Yun yung mas acceptable na termino para dyan. No? So I hope you enjoy it. So, and then, leave a comment below if ever man po na may mga questions kayo. And then, that's all for the day. Goodbye. Alright.